me strength. Let's sing. Nothing is impossible. Through you, blind.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome mo muli sa ating High Praise Vesper Service. Bilang paalala po, ang ibig sabihin ng Vesper po ay gabi ng panalangin, na kung saan ay parati nating pinapaalala ang kahalagahan ng panalangin, na kung saan dito ay nakikiniig natin at nakakasama natin, nakakausap natin ang ating Panginoon. Ito po isang importanteng bagay na kasakatunayan ay binigyan po ng modelo ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi lang po ito, kundi hindi lang ito pakikipag-usap sa ating Panginoon, kundi ito'y uri din ng pagsamba. Tayo po'y sumasamba sa pamagitan po ng panalangin. Isang paalala po na isang bagay din po yung tinatawag na pagsamba na tinitignan po na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa ting tayo po'y nagkakaroon ng online worship service, hindi po tayo nanonood ng Netflix, hindi po tayo nanonood ng K-drama, hindi tayo nanonood ng TV, tayo po'y sumasamba. In short, pag nagkakaroon po tayo ng online worship service, tayo po'y kabahagi sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kabahagi ka sa online worship service. Lalo higit itong darating na linggo, magkakaroon mo muli tayo ng online worship service, no? Bilang paalala po, ini-encourage po ng inyong pastor na huwag po tayong masasanay yung tinatawag na online, na pwede pala sa bahay lamang, na pwede pa lamang gumising ng late, na pwede pa lang magkape habang nanonood ng online, no, dinidiscourage po ng inyong pastor ito. Tandaan po natin, tayo po nagkakaroon ng online worship service na sumasamba tayo sa ating Panginoon. So paano ho natin ito babalikan? Paano ho natin gagawin natin upang muli nating maibalik yung tinatawag na hindi tayo masanay doon sa tinatawag na online worship service? Sabi mo sa katabi mong huwag kang masanay. Ano pong gagawin natin? Bilang inyong pastor po, ini-encourage ko po na pagdating ho na online worship service, we dress and we use yung ating best dress ho kapag tayo nasa online worship service, na para bang tayo pupunta sa ating iglesia, na para bang pupunta tayo sa ating church. Maghahanda tayo, maaga tayo magigising, at mananalangin tayo, hahingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Lord, prepare me as I worship you this morning sa aming online worship service, no? Tandaan po natin, we are worshiping our God. We are not watching our God. We are not watching kung ano po nangyayari, kundi tayo po nagkakaroon ng tinatawag na pagsamba. So, ini-encourage ko po, itong darating na Sunday, we dress as if we're going, magbihis po tayo na parang pupunta tayo sa ating church. Yung nga lang, pagkakaiba, nandun po tayo sa ating tahanan. So it will be an exciting worship po sa ating Panginoon. Kung ano po yung sinusuot natin kapag tayo magsisimba, yun din ho ang suot nyo pagdating din ho sa online worship service, no? Para hindi po tayo masanay. Ito po yung pagsamba. Ulitin ko po, hindi po tayo nanonood ng Netflix, hindi po tayo nanonood ng K-drama, hindi po tayo nanonood ng news, tayo po ay sumasamba pagdating po sa online worship service. So darating na langgong ito, maging excited po tayo at tayo sasamba. At ngayong gabing ding input pong ito, tayo muli ding sasamba sa ating Panginoon sa magitan po ng panalangin. Kaya ngayong gabing ito, ihanda po natin ang ating pag-iisip, ang ating puso, sa pakikinig po ng mensahe na dadalhin po sa atin ni Tito Nato. Magandang gabi po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa gabing ito. Bago po tayo magsimula ay sandali po tayong manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, kami muling lalapit sa iyo. Nawa, Panginoon,
sa paglapit na ito namin ay bigyan mo ng katugunan ang mga daladala naming kabigatan sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon, ay samahan niyo kami ngayong gabi. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Ang title po ng ating topic ngayon ay katiyagaan. Ang gagamitin po natin verse ngayon ay Santiago chapter 5 verse 7. Ganito po ang nilalaman. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatiyagan ang pagpatak ng ulan. Bakit po kaya ginawang halimbawa sa talatang ito ang magsasaka? Sapagkat ang magsasaka po ay malaki ang ginagampan ng papel sa lipunan. Sila po ang tinatawag na bunga ng lupa na may pagtsatsaga o pagtitiis sa pagkahanda sa kanilang lupa bago taniman ng anumang uri ng halaman. Hindi naman kasi tumatanggap ng ani ang isang magsasaka sa isang iglap lamang. Kailangan may kalakip na pagtsatsaga o pagtitiis. Sila ay may ginagawang pagproseso sa kanilang lupa. Una, hinihintay nila ang unang patak ng tag-ulan bago magbungkal ng kanilang lupa at saka pa lang magtatanim at mag-aantay sila ng ilang buwan bago makamit ang kanilang ani. Sa buhay po kaya natin na sinasabi natin na tayo ay mananampalataya o isang Kristiyano, meron ba tayong katiyagaan sa panalangin tulad ng magsasaka kung paano sila matiyaga o magtiis bago makamit ang kanilang ani? Alam po natin na ang panalangin ay ang ating sandata sa pakikipag-usap sa Panginoon. Dito natin masasabi ang ating mga nararanasan sa ating buhay, na mga nararanasan na kung anuman mga pagsubok, na mga kapighatian. Gawin na sana natin ang panalangin na parte ng ating buhay sa araw-araw. Tingnan po natin ang sa Roma chapter 12 verse 12. Ganito po ang sinasabi. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Kaya kailangan natin ng manalangin at lumapit sa Kanya ng may katiyagaan. Sapagkat ang lahat ng ilalapit natin sa Kanya ay Kanyang narinig, malaki man o maliit ang ating hinihiling. Alam ng Diyos kung ang ating panalangin o hinihiling sa Kanya ay makabubuti sa atin o hindi. Kung minsan kasi ang nakatuon sa ating isipan ay ang mabilis na pagtugon, hindi tayo makapag-antay kung kailan ipagkakaloob ng Panginoon ang ating kahilingan. Dapat maunawaan natin,
hindi ang ating panahon ang tamang oras, kundi ang panahon ng Panginoon. Ang kanyang timing ang laging tama. Kaya't matutong magantay, magtiis, magtiyaga. Sigurado tayo na masigit pa sa ating panalangin ang ipagkakaloob sa atin. Kaya mga kapatid, huwag tayong hihinto o susuko anuman ang dumating na kapighatian sa buhay natin, sapagkat andiyan ang Diyos na magbibigay ng pag-asa at tutupad sa kanyang mga pangako. Sa awit chapter 40 verse 1, sa Diyos na si Yahweh matyagang naghintay, ang aking panagoy kanyang pinakinggan. Dito dinanasan ni David na siya ay pakinggan ng Diyos sa kanyang inilapit na daing o panagoy. Ano man ang nagawa niyang lihis sa paningin ng Diyos, siya ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon at tinugon ang kanyang panalangin. Sa oras ng ating kahinaan, ibigay natin lahat sa Lord ang ating mga daing o panagoy. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga problema. Problema sa pamilya, problema sa pera, o problema sa kalusugan, o anumang problema, mabigat na dumating sa buhay natin, ilapit at ipanalangin natin ng may pagpapakumbaba at iyak natin sa Kanya. Sigurado tayo na sa katiyagaan natin sa panalangin ay tutugunin tayo ng Panginoon. Magsishare lang po ako ng konti. Nung po ako ay nagkaroon ng karamdaman, ang tagal ko pong naghintay, ang tagal ko pong nagtiyaga ng sakit, ng hirap, at ng pagpababalik-balik sa ospital. At doon ko po natutong manalangin. Doon po ako natutong lumapit sa Panginoon. At doon ko rin po nakita kung paano nagtiyaga ang aking asawa sa pagsama sa akin sa ospital, sa pag-aalaga sa akin, at nakikita ko ang kanyang hirap, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagtiyaga habang kami ay nagpapabalik-balik sa ospital, dahil alam namin na pagdating ng aming hinihintay na tatakdang oras ay makakamit namin ang kagalingan. At alam ko po na iyon ay binigay sa akin ng Panginoon. Kaya po siguro ako ay nasa harap ninyo ngayon at nagsasalita. Tingnan po natin sa 1 Corinto 13:4. Ang pag-ibig ay matyaga,
at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ang Diyos po ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya po sinasabi natin ay ang Diyos ay pag-ibig. Kapag po puno ng pag-ibig ang ating puso, ay hindi tayo makakagawa ng anumang bagay na lihis sa paningin ng Panginoon. Hindi tayo maiinggit, hindi tayo magyayabang, hindi tayo gagawa na anumang bagay na ikasasama ng kapwa natin. Matututo tayong magpatawad, matututo tayong umunawa sa kapwa natin. Kaya sa lahat ng ating gagawin ay unahin natin ang Panginoon, kasi ang pag-ibig ay laging nasa puso natin. E paano naman kaya na sinasabing ang pag-ibig ay matiyaga? Sa literal na meaning po ng pag-ibig, magsishare lang po ako ng konti. Noong pong ako'y nanliligaw sa misis ko, ang lahat po ng kanyang gusto ay ginagawa ko, sinusunod ko. Nandiyan ang maghatid sa kanya, sunduin siya. Lahat ng gusto niyang gawin ko, sinusunod ko. Lahat ng makabubuti sa kanya, ginagawa ko. Dahil alam ko, makakamit ko sa bandang dulo at sa aking pagtsatsaga at pagtitiis sa pagpunta at pagsunod sa kanya, alam ko na makakamit ko ang matamis na oo. Ganon din po sana ang gawin natin sa Panginoon. Lagi tayong may pag-ibig. Lagi tayong lumapit sa kanya. Lagi nating maglingkod sa kanya. Lagi tayong tumawag sa kanya. Lagi tayong magtiis kung anuman ang ipagagawa niya. Dito po ako magtatapos sa verse na ito. Sa Galatians chapter 6, verse 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Tularan natin ang magsasaka na walang sawa sa katiyagaan sa pagproseso sa kanilang lupa, sa pag-aantay sa kanilang
ani. Kaya matuto tayong magantay, magtiis, magtiyaga sa panalangin. At pagdating sa takdang panahon, siguro tayo na mas higit pa sa ating panalangin ang ipagkakaloob niya sa atin. Huwag tayong hihinto o susuko. Magpatuloy lang tayo sa ating panalangin. Sumunod lang tayo at maglipkod sa Kanya. Dahil pagdating sa dulo, makakamit natin ang pinakamagandang gantimpala na galing sa Panginoon. Salamat po. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kami turuan mong magtiis, turuan mong magtiyaga, nang sa gayon ay makapamuhay kami nang naaayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, maraming maraming salamat po sa patuloy mong pag-ibig sa amin, sa patuloy mong pagsagbot sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Amen. Sa pakikinig ng mensahe ng gabing ito, isang importanteng bagay na pinapaalala sa atin, ito'y patungkol sa katiyagaan. Tunay nga na tayo nilamon na ng mundo na parating nagmamadali, nawawala ng pasensya, at parating apurado, parating may deadline, parating may mga bagay na gusto nating pangmadalian. Itong gabing ito, isang paalala na pagdating sa panalangin ay kailangan maghintay tayo sa katugunan ng ating Panginoon. Kailangan maghintay tayo sa kanyang kasagutan. At habang tayo naghihintay, hindi natin namamalayan na tayo pinapalakas ng ating Panginoon. Ngayong gabing ito, tayo lumapit sa ating Panginoon, tayo sa kanya tumawag. Mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, perhaps I encourage you na ihinto muna natin ito at tayo lumapit sa ating Diyos. Tumawag tayo sa kanya at tayo pakikinggan. May mga pagkakataon na umaatake ang kalaban na hindi natin ito namamalayan. Isa na nga rito ang walang katiyagaan na ating nararamdaman sa pang-araw-araw nating buhay. Tayo sandaling lumapit sa ating Panginoon at ilapit natin ating sarili. Tayo sandaling manalangin. Sabi mo sa katabi mo, hihinto mo muna yung ginagawa, sandali tayong manalangin. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na patuloy mo kaming tinatiyaga, patuloy mo kaming kinakausap, patuloy kang naghahayag sa bawat sa amin. Panginoon, patawarin mo kami kung kaminsan-minsan kami nagiging bingi. Hindi ka namin napapakinggan. Patawarin mo kami, Panginoon, hindi ka namin napapansin. May mga pagkakataon sa buhay namin na nangyayari ito dahil kami nagmamadali. Kami nag-aapura. Kami, Panginoon, ay may ginagawa. Nagiging busy kami, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay na nakakalimutan namin at na-overlook namin, Panginoon, ay yung mga mensahes mo sa amin sa pang-araw-araw. Panginoon, turuan mo kami na ma-enjoy ang bawat araw na kasama ka namin, Panginoon. Na ma-enjoy ang bawat minuto, ang bawat sandali sa iyong piling, sa iyong pangungusap, sa iyong pagpapahayag. At higit sa lahat, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Patawarin mo kami, Panginoon, nakalimutan na namin na bilhangin ang pang-araw-araw na biyaya at binibigay mo sa bawat isa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, kami nilalamon ng binibigkas o sinasabi o dinidikta ng mundong ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kami nilalamon ng mga bagay na hindi naman dapat nakagustuhan mo. Panginoon, ngayong gabing ito, patuloy namin itinatalaga ang aming sarili sa iyo.
Patuloy na ang Panginoon, binibigay ang aming sarili sa iyo. Patuloy na ang pinagkakatiwala, Panginoon. At sa iyong katiyagaan, Panginoon, turuan mo rin kami maging matiyaga sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala at sa katiyagaan mo, Panginoon, at sa aming paghihintay ay meron kang sinasabi, meron kang inihahayag, at meron ka, Panginoon, gustong unahin sa aming buhay. Kaya pala, Panginoon, may mga pagkakataon sa aming mga panalangin na hindi mo kagad ito tinutugon. Kaya pala, Panginoon, may mga pagkakataon sa buhay namin na hindi mo kagad kami sinasagot sapagkat kami muna ang iyong binabago. Kami muna, Panginoon, ang iyong pinalalakas. Kami muna, Panginoon, ang inuuna mo sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkakalinga, at sa iyong pangangalaga. Panginoon, patuloy kong inilalapit sa iyo ang bawat pamilya ng High Praise Family, O God. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at patuloy na magbigay ng katiyagaan na nanggagaling sa iyo. At namnamin nila at namnamin namin, Panginoon, ang bawat sinasabi mo sa bawat isa sa amin na magsisilbing kalakasan sa bawat sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, nangingibabaw ang aming takot sapagkat kami nagmamadali, nangingibabaw ang aming takot sapagkat nakakalimutan namin ang pakikinig na gusto mong sabihin sa bawat sa amin. Lord, forgive us. And right now, O God, patuloy mong pakainin ang aming pananampalataya. Patuloy mong palakasin, patabain, palakasin ang aming pananampalataya upang anumang takot na meron kami, Panginoon, ay mawawala ng silbi. Ikaw ang aming Diyos. Patuloy kaming lalapit sa iyo. Patuloy kang tutugon sa bawat isa sa amin. Patuloy mong palalakasin at patuloy mo, Panginoon, na bibiyaan ang iglesia ng High Praise. Salamat po, Panginoon. Bagamat kami maraming pinagdadaanan, maraming mga pagsubok, marami kami nadidinig na hindi maganda, salamat po, Panginoon. At parati mong pinapaalala na ikaw ang aming Diyos, na sa iyo lamang kami makikinig, na ikaw lamang ang pinanggagalingan ng aming mga kalakasan. Panginoon, maraming maraming salamat sa katiyagaan mo sa bawat sa amin. Panginoon, ngayong gabing ito, patuloy kong inilalapit ang iglesia. Nawa, Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, ito'y magkakaroon ng katugunan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kasiguruhan na patuloy mong gagamitin ang High Praise Family, O God, o ang iglesia ng High Praise upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami kung mas binibigyan namin ang pansin ang bawat pinagdadaanan namin, ang bawat problema namin, Panginoon, na minsan ginagamit ng kalaban upang hindi kami magbahagi ng salita. Patawarin mo kami, Panginoon. At kaya nga tinatalaga namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng takot namin, ang lahat ng pangamba namin, upang sa aming pagtatalaga sa iyo, pagbibigay sa iyo na aming mga kabigatan, ay magagamit mo kami, Panginoon, na mayroong kapangyarihan, mayroong kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, masusunod namin ng lubusan ang bawat utos mo sa amin. Sapagkat ano man ang nangyayari sa amin, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng katugunan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katiyagaan sa bawat isa amin. At patuloy mong pinalalago, pinalalakas ang iglesia ng High Praise. Hindi lamang, Panginoon, sa Phase 4E, ganun din sa High Praise Berkeley. Lord, salamat sa init ng High Praise Berkeley, o Panginoon, na patuloy silang sumasamba sa iyo, patuloy silang umaawit sa iyo, patuloy silang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, in Jesus' name, patuloy mong bigyan ng biyaya at pagpapala, hindi lamang ang bawat miyembro ng High Praise, kundi ganun din na kanilang pamilya, ang kanilang minamahal sa buhay, na makilala ka rin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun din po, Panginoon, ang High Praise mabuhay. Lord, in Jesus' name, multiply, expand, O God, itong High Praise mabuhay na mayroong galak na pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong ginagamit ang High Praise mabuhay sa kanilang kinalalagyan. Salamat po, Panginoon, at patuloy na itinatalaga ang kanilang buhay sa iyo. Ganun din po, Panginoon, ang High Praise sa Santa Maria. Salamat po, Panginoon, sa init
ng pagsamba na patuloy nilang ibinibigay sa iyo, hindi lamang sa awitan. At ganun din po, Panginoon, pagsamba sa panalangin. Lord, in Jesus' name, bless your children, Panginoon, sa High Praise Santa Maria. Ganun din po, Panginoon, ang High Praise sa Cebu, High Praise Mindanao. Lord, in Jesus' name, bless them, O God. Heal them, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at hindi ka nagbabago. Salamat po, Panginoon, ikaw pa rin ang aming Diyos na patuloy na nagmamahal, nag-aaruga, tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, in Jesus' name, ikaw ang aming Diyos. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, Panginoon, sa gitna ng pandemya, mas makapangyarihan ka sa pandemya ito, at patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan ng kasiguran, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-aalaga sa bawat sa amin na mayroong pagmamahal na hindi maarok ang aming kaisipan. Salamat po, Panginoon, at tutugunin mo, sasagutin mo aming panalangin sapagkat hinihiling namin to, pinapanalangin namin to sa pangalan ng iyong anak na Jesucristo. Amen at amen. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit. May kasamang biyaya at pagpapala ang kapatawaran natin Panginoon Jesucristo na patuloy natin tinatamasa, at ganun din ang kalakasan ng banal na Espiritu na patuloy natin kasama habang tayo naglalakad, habang tayo ay maharap sa anumang problema. Hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu, ay sumasa atin magmula ngayon at magpakailanman. Amen.